lang nga sigurong maituturing kung paano ng isang manging isda mula sa Infanta sa Quezon Province nagpalutang-lutang sa kanyang bangka sa dagat hanggang siya'y na-rescue at napadpad na pala sa Batanes. Alalang-alala ang mag-inang Magdalena at Robert. 46 na araw kasing hindi nakikita ang haligi ng kanilang tahanan na si Robin. Matapos itong pumalao para mangisda. Hindi na po ako makakain. Sa kaiisip po yung asawa ko kung paano ko na makauwi. Sobrang sakit nun po. Dahil doon ko pa na-realize na mawalan pa ng isang ama. Nagdadasal po ako na sana makita si Papa. Pero kung kailan halos nawalan na sila ng pag-asa, saka naman sila nakatanggap ng himala. Ang ama nila, makalipas ang 46 na araw o 1 buwan at kalahati. Kaya siya yung gumalaw. Hinang-hina ng natagpuan sa pinakahilagang isla ng Pilipinas, sa Batanes. Ito ang pambihirang kwento ng isang mangingisda at kung paano siya nakaligtas sa laot sa loob ng 46 na araw. Taga Infanta, Quezon ang pamilya ni Robin. Umaga noong July 28, nung pumalaot siya kasama ang kanyang mga kapwa mangingisda para mangisda sa Pacific Ocean. Ay nakakalaot pa sila ng 2 linggo, minsan 1 linggo. Minsan po nga po isang buwan nandi po umuwi. Pero sadyang may kakaiba raw sa pag-alis na yon ng mister ni Magdalena. Parang ako'y nanghihina, nalulungkot, iba po talagang pakiramdam po. Hanggang nitong August 7, ang mga kasama ni Robin ibinalita sa kanya na 2 araw na palang nawawala ang kanyang mister sa laot. Masama po talaga ang loob ko doon sa kasamahan po ng asawa ko at saka yung amo niya. Yung kapitan po nag-decide na mabalik kasi hindi na maganda ang panahon. Delikado na po, lumalaki na po yung along kaya nag-decide na siya na tumabi. Nandun pa rin siya, inikutan pa rin nila yung area na yun. Nakukonsensya ako kasi siyempre kami ang may-ari, takot din pati na mawalan sila ng membro ng pamilya dahil naisip ko na para, dahil sa amin. Napag-usapan din namin ng pamilya na suportahan sila. Nireport namin sa Coast Guard na para hanapin. Tumulong naman po sila sa amin. Nasa isip ko po nun, buhay pa po. Kung patay naman po yun si Papa, nagpaparamdam po yun sa amin. Ngunit lumipas ang mga linggo. Hirap po talaga tanggapin. Gusto ko po na kita yung aking asama. Gusto ko po na makauwi para isama-sama po kami lahat ng mga anak niya. Samantala, 400 milya mula sa Infanta, Quezon, tanghali nitong September 19, sa karagatan ng Itbayat sa Batanes, may napansin daw ang grupo ng mga bangkero ni Julio. Yung isang kasama ko, sinabi niya sa akin na may bangka doon, pero hindi tumatakbo, baka nasira ng makina. Sabi nila, walang tao. Pero laking gulat nila nung lapitan nila ito. Nagising yung tao sa bangka, talaga wala nang lakas Binigyan ng lubid. Itali mo yung bangka mo, sabi nila sa tao. Tapos tumalon, di na makalangoy. Nitulungan ng mga kasama ko. Kaya siya gumalaw. Ang lalaki, ang hinahanap na mister ni Magdalena, si Robin. Agad itong isinugot sa ospital. Anim na araw mula nung na-rescue, si Robin nagpapalakas na sa isang ospital sa Kapitolyo ng Batanes, sa Basco. Hindi man ito suga, bakbak lang ito sa kita, paa, sa braso, sa likod. Hindi ko makita rin niya sa likod. Ang hapdi lang siya.
Nung dumating po yung pasyente sa ospital, eh, talaga pong nangihina po siya dahil matagal nga pong di nakakain ng maayos. At bukod po doon, eh, meron din pong dehydration yung pasyente. Meron din pong mga sugat sa balat niya at meron din pong sunburn dahil matagal na naka-expose po sa dagat. Yung binti niya po, hindi niya po talaga naituwid. Dito na inilahad ni Robin ang kanyang matinding pinagdaanan sa laot. Naging matiwasay naman daw ang mga unang araw ng pangingisda ni na Robin sa Pacific Ocean. May motherboat kaming sinasamahan. Tapos yung aming bangka, maliliit lang. August 4, madaling araw ako'y pumapalaot. Nawala ako dun sa mother. Umikot-ikot na ako. Ang aking sweater na pinutol ko yun. Tapos sinuso ko sa gasolina para sisindihan ko. Tinataas ko para makita nila kung nandiyan pa yan sila. Ay wala na talaga sila. Nabusan ako ng gasolina. Nagpapalod-anod na lang. Ramdam mo talagang lamig. Ang naging pantawid gutom niya sa laot. Isda naman pa. Palutang-lutang sa tagaliran ng mga bangka. Sinasalaksak ko ng kutsilyo. Idadain ko yung kabaak. May nakita rin akong niyog, isang piraso, pinahin ko yung laman. May timba naman kung kulay asul. Yun ang pinag-anohan ko ng tubig. Kakalaman rin naman akong mga isang galon. Yun, tinitipid-tipid ko pang iinom. Sa laot, inabutan din daw siya ng bagyo. Kakabon lang ako ng mukha ko sa quad, takip ng styrofoam, naglilimas para hindi mapupunong aking bangka ng tubig. May nakaengkwentro rin daw siyang mga pating. Paikot-ikot sa aking bangka, pabayaan ko lang sila. Basta na ako at tutulog na lang. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Basta nananalig lang ako sa Panginoon. Nangayayat si Robin ang kanyang balat na nuyo. Ito nga, bakbak na nga. Hindi na may tsurang balat. Para ng balat ng galisin na aso. Ay ako nang bumangon. Katapusan yata at wala na akong tubig ay. Wala na akong pagkain ay. Kala ko yung mamamatay na ay. Sa oras kung kailan daw pasuko na siya dahil ilang linggong puro dagat lang ang kanyang natatanaw. Nakita siyang isla. Kita ko na ito bundok para akong nabuhayan ang loob. Hanggang meron na ngang nakakita sa kanya. Ako'y pinuntahan. Rescue na pala ako nila. Ang ginamit na bangka ni Robin nasa pangangalaga ngayon ng Coast Guard. Nakita namin si Tatay Robin. Pinaalam agad sa Coast Guard District Southern Tagalog na yun nga po yung tao na nawawala. Buhay po si Tatay Dehillo. Nakita po siya dito sa vicinity waters ng Batanes. Pero dahil kinailangan pang magpagaling sa ospital, si Robin hindi muna umuwi ng Quezon. Gusto ko nga umuwi na rin dyan, pero hindi pa kaya ang katawan pag-iuwi. Hanggang naibalita na rin sa kanyang pamilya sa Infanta sa Quezon na sa wakas, natagpuan na si Robin sa Batanes. Sobrang masaya po na nakita dahil buhay po siya. Payat po siya na mahabang buhok, maraming balbas. Sabi po ng doktor, matatagalan bago umuwi dito. Magpapalakas pa po siya. Pero kung kailan pa uwi na si Robin sa kanila? Napuruan ng bagyong hulya ng malaking bahagi ng Batanes. Tsaka naman binayo ang Batanes ng isa pang super bagyo. Gusto ko na umuwi sa Infanta. Miss na miss ko yung mga pamilya ko. Paano na kaya? Nakaligtas na't lahat. Parang may isa pang dilubyong dumating. Pa, miss na miss na po kita. Mabuti na lang at nitong Biyernes, gumanda na ang panahon. Kaya ang local government unit ng Basco sa Batanes at ang lokal na pamahalaan ng Infanta Quezon, katuwang ang Coast Guard, linansya na ang pag-uwi ng mangingisda na si Robin. Isinakay si Robin sa eroplano ng Philippine Coast Guard para iluwas ng Maynila. At saka ibinahe pa Quezon Province, lula ng ambulansya. Gabi na nung narating nila ang bayan ng Infanta at makalipas ang halos dalawang buwan, ang mangingisdang nagpalutang-lutang sa karagatan na inakalang baka hindi na makita pa, muli nang makakapiling ang kanyang pamilya.
Natupad po mo yung mga pinapanalangin po ninyo ng mga nakaraang araw? Ano po unang yung gustong gawin ngayon? Nandito na kayo sa Infanta. Kakain muna. Okay po, sige po, kain na po muna. Ang lokal na pamahalaan ng Infanta, may pa-homecoming dinner kay Robin. Nangako rin silang magbibigay ng self-employment subsidy para kay Robin at scholarship para sa kanyang mga anak. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sa laot ng walang kasiguruhan at pangamba, ang sa ating magsasalba, pananampalataya na ang unos lilipas din. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Basta nananalig lang ako sa Panginoon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.